Okay, next naman po is sa doko e, at saka po sa doko ka. Okay, ngayon, meron tayong una example. Doko e ikitai desu ka? Doko e ikitai desu ka? So doko e po yan, wala pa naman pong problema yan kasi napag-aralan na po natin yan. Ikitai lang po yung dulo niyan, ibig sabihin is gusto. Okay, so doko e ikitai desu ka? Ibig sabihin po nito ay... Okay? Saan mo gusto pumunta? Saan mo gusto pumunta? Siyempre, doko yung pananong. Ang kailangan nyo lang po, sagutin po siya. So, ang nilagay ko po dyan is, depato e ikitai des. Depato e ikitai des. Siyempre, place po pananong po yung doko. Ang nilagay ko lang po dyan is place din po. So, depato e ikitai des, ibig sabihin po is, gustong pumunta sa department store. Gustong pumunta sa department store. Okay po. Ngayon, pangalawa, doon na po tayo sa doko ka. Parehas lang din po yan nung nani ka. Siyempre, nani ka, kapag sumagot kayo, tinanong kayo ng nani ka, ang sagot nyo po is meron dapat hi or iye. Siyempre, ganun din po sa doko ka. Kapag tinanong kayo ng doko ka, ang kailangan nyo din po is may sagot po ng hi or iye. Pangalawa example, doko ka ikitai desu ka? Doko ka ikitai desu ka? Siyempre, doko ka po yan. Ibig sabihin po nito ay... Okay. Do you want to go somewhere? O kaya po, gusto mong pumunta kung saan? Okay po. Gusto mong pumunta kung saan? Okay po. Siyempre, tinatanong po kayo, do you want to go somewhere? Siyempre, ang sagot po ninyo is hi or iye. So, may hi po tayo. Kagaya nung kanina po, sa nani ka, hindi nyo po kailangan sumagot ng hi, doko ka ikitai des. Bawal po yan. Kasi, siyempre, tinanong ka nga eh, do you want to go somewhere? Siyempre, opo, gusto kong pumunta kung saan? Siyempre, parang mystery pa din po yung sagot po niyan. Kaya dapat po, kapag tinanong kayo ng doko ka, tapos nag-hi po kayo, kailangan sabihin nyo po mismo kung saan po kayo pupunta. So ngayon, siyempre, mali po ito. Hi, doko ka ikitai des, mali po yan. Ngayon, tama po is hi, depato e ikitai des. Hi, depato e ikitai des. Ibig sabihin po niyan is, opo, gusto kong pumunta sa department store. Okay? Next po, siyempre kapag nag-iye kayo, parehas nung kanina, pagkakaiba lang, yung interrogative po ninyo ay doko. Pero siyempre, ang yung ka, papaltan nyo po yan ng mo, din yung dulo po, gagawin nyo po siyang negative. Kaya yun is, iye, doko mo, ikitakunai, des. Iye, doko mo, ikitakunai, des. Ibig sabihin po is, wala akong gustong puntahan. Hindi po, wala po akong gustong puntahan. Okay, ngayon. Siyempre, katulad po nung kanina din po, pwede nyo lang pong sabihin na doko ka ikitai des. Kuno sabi mo, kyo wa ihitenki des ne. Maganda ng panahon ngayon, di ba? Doko ka ikitai des. I want to go somewhere. O kaya gusto kong pumunta kung saan po. Okay lang po to. Pero siyempre, kapag gagamitin nyo po sa hi, bawal po siya. Pero kapag siya po lang, sabihin nyo lang po na may gusto kayong puntahan kung saan, okay lang po. As long as hindi po siya pang sagot po doon po sa hi. Tandaan po ninyo mabuti yan. Okay, next naman po is yung doko. Doko e and doko ka para naman po sa mga verb na nakamas. Masta, masta, mga ganun po. Okay po, syempre baka isipin nyo pang tay lang siya. Hindi po. Okay po. Ngayon, meron po tayong pananong na doko e ikimasu ka? Doko e ikimasu ka? So alam nyo po ang ibig sabihin niyan. Ang ibig sabihin po niyan is... Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Ngayon, ang sagot po ni B is inakae kairimasu. Inakae kairimasu. Okay? So, ang ibig sabihin po ng inakae kairimasu is so, uuwi sa hometown or uuwi sa probinsya po. Okay po, yun pong ibig sabihin yan. Okay, syempre doko e yung tanong, madali lang yan. Okay? Ngayon, pangalawa, doko ka ikimasu ka? Doko ka ikimasu ka? Kung kaninang doko eh, naging doko ka na naman po. So, doko ka ikimasu ka, ang ibig sabihin po nito ay...
So, are you going to go somewhere? O kaya pwede mo pong sabihin na pupunta ka ba kung saan? Okay, ngayon, syempre, do ko kayong tanong, kapag nag-hi kayo, hi, syempre, bawal po ulitin yan. Syempre, kagaya ng sinabi ko, bawal po yan. Okay? Ang kailangan ninyo, kapag nag-hi kayo, sabihin nyo mismo kung saan kayo pupunta. So, ang sagot po nyo is, hi, inakae kairimas. Hi, inakae kairimas. Ibig sabihin po, ay, opo, uuwi po ko ng probinsya. Okay? Syempre, kapag nag-iye kayo, kagaya ng sinabi ko kanina, iye, doko, interrogative, yung ka, gagawin mo, din yung dulo po is gagawin po ninyong negative. Ikimas, syempre, negative po na ikimas ay ikimasen. Okay? Tandaan po ninyo mabuti yan. Ngayon, syempre, pwede nyo naman pong sabihin na solo lang yung doko ka, na hindi parang patanong siya. So, kyo, wahari des. So, ngayon daw po is mainit po. So, doko ka ikimas. Okay, sabihin po nyo is, pupunta ako kung saan. Okay po, pwede po siya sa sentence po. Pwede nyo pong sabihin basta-basta na doko ka ikimas. Okay, kyo, doko ka ikimas. Okay, ngayon pupunta ako kung saan. Okay lang po siya kahit po hindi siya patanong. Baka iniisip ko kasi yung mga nani o yung mga nani ka saka doko ka, patanong po siya, hindi po. Kaya nga po siya nilalagay po dito, kaya nga po kayo sumasagot ng hi at iye, kasi po, siya po is hindi pananong. Siya po is pang confirmation po siya. Tandaan po ninyo yan. Kaya pwede nyo po siyang ilagay sa sentence po. Bawal lang po siya kapag po yung sumasagot kayo ng hi, saka po, ng hi po kapag tinatanong kayo ng doko ka. Tandaan po ninyong mabuti yung pagkakaiba po ng mga nani o saka po nani ka, doko e, saka po doko ka. Siyempre, pwede rin po yan sa iba ng mga dari ka. Okay, kunwari, e kyo shitsuni, di ba? Mayroon tayong kyo shitsuni dare ga imas ka? Sino ang nasa classroom? Pwede mo sabihin na sensei ga imas, sensei ang nasa classroom. Okay? Ngayon, pag tinanong kayo, kyo shitsuni dare ka imas ka? Kyo shitsuni dare ka imas ka? Okay, may kung sinong tao ba doon sa classroom? Siyempre, pag sinagot po ninyo ng hi, sensei ga imas. Okay, bawal yung hi, dare ka imas, bawal po yung. Siyempre, kapag nag-iye kayo, iye. Dare, din yung ka, gagawin mong mo, din yung imas, gagawin mong negative, imasen. So, iye, dare mo, imasen. Tandaan po ninyo, ganun po ang pagkakaiba po kapag meron kayong dare ka na pananong po. Okay, ang next pattern po natin is purpose of going. Okay? Ang ibig sabihin po ng pattern na to is kung ano po yung gagawin po ninyo pagpunta po ninyo doon. Okay? So, ang purpose going po, ganito po yung pattern po niya. Place e, verb stem ni, syempre yung verb stem na tinatawag po, hindi po yun yung may tie ha. Ang verb stem po is tinatanggalan po ng mas yung verb. O kaya po, noun na nag-i-indicate po ng action ni, then directional verb. Okay po, so place e, verb stem ni, noun ni, directional verb. Okay? Tandaan po ninyo, ang ibig sabihin po nito is kung ano yung purpose din po ninyo pagpunta po ninyo sa isang lugar. Okay? Ngayon, para mas maintindihan po ninyo, tingnan nyo po yung example. Meron po tayo, di ba dati ganito po kayo magawa ng sentence. Yubin kyoko e ikimashita. Okay? Yubin kyoko e ikimashita. Ibig sabihin po is pupunta sa post office. Okay? Pupunta sa post office. Ngayon, ano man gagawin mo? Nimotsu o okurimashita. Nimotsu o okurimashita. Diba? Ganyan po yung gagawin ninyo. Pupunta ka sa post office, then nimotsu o okurimashita. Ganyan pa po kayo magawa ng sentence ngayon. Okay po? Pero dito po, mas papapaiksi po ninyo yung sentence po ninyo. Okay? Kagaya ng sinabi ko po, ganito po yung mangyayari. Okay? Una muna po is yung place. Okay? Ano ba yung place natin? So meron po tayong Yubin Kyoku. Yubin kyoku. Eh, ngayon, ano ba yung purpose? Ano ba yung gagawin ninyo doon? Siyempre, ang gagawin po ninyo ay ito po yun. Okay? Nimotsu o okurimashita. Kaya lang, ang kailangan po dun sa purpose po ninyo or kung ano pong gagawin nyo po sa isang lugar, ang kailangan po ninyo ay naka-verb stem po siya. Okay? So, nimotsu o okurimashita, ang verb stem po niyan is ganito. Nimotsu o okuri, dilalagyan nyo po ng particle ni. Okay? Yubin kyoku e, nimotsu o okuri ni. Then ano ba yung directional verb ninyo? Meron po kayo ditong
ikimashita. So meron po tayong yubin kyoku e ni motsu o okuri ni ikimashita. Yubin kyoku e ni motsu o okuri ni okimashita. Tatandaan po ninyo sa pattern pong to, ang nilalagay po dito sa may particle ni is kung ano po yung purpose po ninyo ng pagpunta po ninyo sa isang lugar. Okay, ang verb po ninyo is nasa dulo po. Okay, isa pong natandaan ninyo, since bakit po ito is particle, eh, di ba yung okurimasu naman po, yan po is action verb. Okay, hindi po kayo magbibase ng particle po para dyan. Magbibase po kayo ng particle dito, syempre ito po yung verb ninyo. Ito naman pong nasa loob is purpose nyo lang po. Okay, so, yubin kyoku e ni motsu o okuri ni ikimashita. Ang ibig sabihin po nito ay, so, pumunta sa post office para magpadala ng bagahe. Pumunta sa post office para magpadala ng bagahe. Ngayon, pumunta kayo sa post office. Anong purpose ninyo? Magpadala ng bagahe. Kaya po, inis na punta po dun po sa nimotsu o okuri ni. Tandaan po ninyo kung ano po yung purpose po ninyo ng pagpunta po ninyo. Ilalagay nyo po siya dun po sa gitna po ng place, saka po sa gitna po ng directional verb. Okay? Make sure po na yung action po ninyo or yung verb po ninyo or yung purpose na gagawin po ninyo, dapat po siya ay naka verb stem po. Then pagkatapos po ng verb stem, meron po kayong particle ni. Tandaan po ninyo yan, okay? Para mas maintindihan nyo pa, dito po tayo siya next. Ginkgo e ikimasu. Okay, ibig sabihin ng ginkgo e ikimasu, pupunta sa bangko. So, okani o kaimasu. Okani o kaimasu, ibig sabihin is magpapalit ng pera. Okay, ngayon, pupunta sa bangko, magpapalit ng pera. Pag-iisahin natin yung sentence na yan. Okay, ngayon, kagaya ng sinabi ko, ang una po dyan is place. Ano ba yung place natin? So, meron po tayo. Ginkgo, place, particle, eh. Ngayon, ano ba yung purpose natin sa ginkgo? Ano ba yung gagawin natin sa ginkgo? So, ang gagawin po natin ay ito. O kani, o kaimas, or magpapalit ng pera. Okay, syempre, bago mo may lagay sa loob yan, kailangan hindi siya mas. Kasi di ba tandaan ninyo, ang mas po lagi nasa dulo lang yan. Kung inalagay nyo siya sa gitna, dapat hindi siya nakamas. Kaya nga po, yan po is nakalagay po dyan ay verb stem po. Okay, so, ginkgo e okani o kaimas, syempre kaimas ang verb stem po nito, tatanggalin nyo lang po si mas. Okay, kaya magkakaroon po tayo dito ng so, okani o kai ni ginkgo e, okani o kai ni. Ngayon, directional verb natin, yan quiz meron tayong ikimasu. Okay, so, ginkgo e, okani o kai ni ikimasu. Ginkgo e, okani o kai ni ikimasu. So, ngayon, syempre, ang ibig sabihin po nito ay so, pupunta sa bangko para magpapalit ng pera. Pupunta sa bangko para magpapalit ng pera. Pupunta ka sa bangko, anong purpose mo? Ang purpose mis o kani o kai. So, yan po is magpapalit po ng pera. Tandaan po ninyo yan. Okay? Ngayon, ang next example naman po is pwede rin po siyang gamitin po sa mga noun po. Noun na nag-i-indicate ng action o yung mga verb po na merong shimasu. Okay? Imbis na shimasu yung gamitin ninyo, pwede pong tatanggalin yung si shimasu, pwede pong yung noun na lang po na nag-i-indicate po ng action po. Okay? Ngayon, tingnan nyo po ito. Depato e ikimasu. Depato e ikimasu. Ano bang ibig sabihin ng depato e ikimasu? Pupunta sa department store. Ngayon, ano bang gagawin sa department store? So, meron po tayo dito kaimono shimasu. Kaimono shimasu, ang ibig sabihin po nito is magsha-shopping. Okay po? Ngayon, syempre, depato e ikimasu. Gagawin natin purpose of going. Kagaya ng sinabi ko po, ang kailangan mo na po is yung place po.
Depato, eh, ngayon, ano magagawin mo sa department store? Ano yung purpose mo? Lalagay mo sa gitna. So, meron po tayong kay monoshimas. Verb po yan. Pero pwede po siyang, basta may shimas po siya, pwede po siyang ganto lang po. Tatanggalin nyo po siya shimas, pwede po siyang noun lang po na nag-i-indicate ng action. Okay? So, depato, eh, pwede pong ganto lang siya. Kaimono. Pwede rin siyang kaimono shi. Maalin po doon. Okay po? Basta ang ilalagay po ninyo, kung noun po yan, ang ilalagay ninyo is kaimono lang. Kung verb naman po, kaimono shi. Maalin po yan. Okay po? So, depato eh, kaimono ni. Ngayon, directional verb. So, meron po tayo rito. Ikimas. Okay? So, depato eh, kaimono ni ikimas. Ang ibig sabihin po nito ay pupunta sa department store para mag-shopping. Okay po. So, pupunta sa department store para mag-shopping. Tandaan po ninyo ito. Okay po. Ngayon, next po, jishusei wa nihon e ikimasu. Jishushimasu, okay? So, jishusei wa nihon e ikimasu, ang ibig sabihin po niyan is, ang mga trainee ay pupunta sa Japan. Okay, ngayon, jishushimasu, ibig sabihin is magti-training. Okay? Ngayon, gagawin po natin siyang purpose of going. So, ngayon, una muna po is yung place po. Siyempre, may particle po tayo, meron po tayong doer po, lagi mo na po natin siya sa pinakaunahan. So, siya po is magiging ganito. Jishusei wa, place mo na po. Nihon e, ngayon. So, meron po tayo ditong jishushimasu. Okay? Meron po tayo dyang jishushimasu. Okay? Kagaya ng sinabi ko kanina, pag po yun is verb po, na meron pong shimasu or noun na pwede po siyang tanggalan ng shimasu, ibig sabihin po, pwede po siyang maging noun na nag-i-indicate po ng action, pwede pong yun na lang po ilagay ninyo. So, nihon e, jishushimasu, dun muna po tayo sa noun para meron po tayong dalawang example ng sa noun, dalawang example kapag naman po sa verb. So, nihon e, nihon e, jishu ni. Ngayon, ano yung verb natin? So, meron tayo ditong kimasu. Jishusei wa nihon e jishu ni ikimasu. Jishusei wa nihon e jishu ni ikimasu. Ang ibig sabihin po is, ang mga trainee ay pupunta sa Japan para mag-training. Ang mga trainee ay pupunta sa Japan para mag-training. Okay, madali na po siyang gawin. Lalo na po kung meron po kayong verb na action, syempre yung directional verb, apat lang naman po yun. Ikimasu, kimasu, kairimasu, and modorimasu. Okay? Yung ilalagay nyo sa gitna, dun po sa may particle ni, ang ilalagay nyo po dyan is yung purpose po ninyo. Okay? Halimbawa, sasabihin mo po is ganito. Uuwi sa bahay. Okay? Uuwi sa bahay para kumain. Uuwi sa bahay para kumain. Okay? Isipin niyo baka ikimasu na naman. Hindi. Di ba yung uuwi is kairimasu? Okay? So, ganito. Una muna po is place. So, uchi-e. Ngayon, ano bang gagawin? Kakain. So, yan po is tabemasu. Okay? Tabemasu. Kaya lang, bawal yung mas kasi mayroon ka ng mas sa dulo. So, purpose of going, yung tabemasu, kukunin mo lang yung verb step. So, tabemasu, magiging tabi lang. So, uchi-e, tabe ni, then kairimasu. Uchi-e, tabe ni, kairimasu. Okay, pwede niyo rin po sabihin na pupunta sa SM para manood ng movie. Pupunta sa SM para manood ng movie. Sabihin mo po, eto, SM, eh, manood ng movie. Paano ba sabihin yun? Yung purpose mo, di ba, na pagpunta mo sa isang lugar. So, eiga o mimasu. Eiga o mimasu. Ano bang verb stem ng mimasu? So, yun is mi. So, yan po is SME, eiga o mini, then verb ikimasu. Okay? Tatandaan po ninyo, baka kasi maguluhan kayo dito sa lalo sa particle po kapag nagsagot na kayo ng particle. Ito po ay place po yan. Then ito po is action po yan. Action verb kasi meron kayong kaimas, magpapalit eh. Yung magbe-base po kayo dyan dito po sa pinakadulo.
Kaya naging particle eto kasi yung verb po ninyo, yan po is directional verb. Di ba kapag ang dulo natin o yung verb natin na ginamit is directional verb, yung place natin, yan po is particle e. Yun po yung tatandaan po ninyo dyan. Sa pangkailangan nyo pong tandaan dyan, yung purpose po ninyo, ilalagay nyo po sa gitna. It's either po, pwede po siyang noun po na nag-i-indicate ng action, pwede rin po siyang verb. Basta yung verb po ninyo, verb stem po. Ibig sabihin, tinatanggal po ninyo si mas. Okay? Tandaan po ninyo yung pattern na yan. Place ne, place e, verb stem ni, saka po, directional verb. Yan pong pattern na yan, tinatawag po yung purpose of going. Para sabihin po ninyo kung ano po yung purpose po ninyo. Halimbawa, ano bang purpose ninyo ng pagpunta nyo sa Sakura? Okay? Yun po is mag-aral. Pwede nyo pong sabihin na Sakura ni Hongo ga koe benkyo ni kimashita. Dumating kaya Sakura Japanese Language School para mag-aral. Okay? Ang next naman po ay ang interrogative po natin para po sa purpose of going. Ngayon, meron tayong unang interrogative. Siyempre po, ito po is para po sa place. Yan po is yung doko e. Okay? Siyempre, tatanong po ninyo kung saang lugar ka pupunta. Okay? So ngayon, meron tayong unang example. Doko e omiyagi e kai ni ikimasu ka? Doko e omiyagi e kai ni ikimasu ka? Doko e omiyagi o kai ni ikimasu ka? So ngayon, ang purpose natin dito is umiyagi o kai. Ibig sabihin po ng umiyagi o kai is bibili ng pasalubong. Ikimasu is pupunta. So doko e umiyagi o kai ni ikimasu ka? Ang ibig sabihin po kapag gantong pananong ay saan pupunta para bumili ng pasalubong? Saan pupunta para bumili ng pasalubong? Pwede nyo rin pong sabihin na pupunta saan para bumili ng pasalubong. Okay po, tandaan po ninyo, ganyan po tinatanong sa purpose of going kung saan lugar kayo pupunta para gawin po yung purpose po ninyo. Okay, ngayon, tingnan nyo po yung sagot. Depato e omiyagi o kai ni ikimasu. Depato e omiyagi o kai ni ikimasu. So napag-aralan na po natin ito kanina. Purpose of going, tinanong lang natin. So depato e omiyagi o kai ni ikimasu. Okay? So ang ibig sabihin po nito ay so, pupunta sa department store para bumili ng pasalubong. Pupunta sa department store para bumili ng pasalubong. Okay? So, tandaan po ninyo, sa purpose of going po ninyo, meron po kayong unang pananong na doko. Doko e. Ibig sabihin, tinatanong po ninyo kung saan po ninyo gagawin yung purpose po ninyo. Tandaan niyo po yan. Okay? Pangalawang example po. Doko e ryoko ni ikimasu ka? Doko e ryoko ni ikimasu ka? Okay, ngayon. Doko is saan? Ryoko, kung naalala po ninyo, yan po is travel. Okay? Ikimasu is pupunta. So, doko e ryoko ni ikimasu ka? Ang ibig sabihin po nito ay saan ka pupunta para mag-travel? Saan ka pupunta para mag-travel? Siyempre, yung purpose natin is Ryoko mag-travel. Ngayon, saan? Okay? Ang sinagot ko po dyan is Osaka e Ryoko ni ikimasu. Osaka e Ryoko ni ikimasu. Okay? Ngayon, naglagay po ako dyan ng Osaka. Then, Ryoko ni ikimasu. Ang hinahanap lang po kanina is yung place kung saan mo gagawin yung purpose mo. Osaka e Ryoko ni ikimasu. Ang ibig sabihin po nito ay so, pupunta sa Osaka para mag-travel. Pupunta sa Osaka para mag-travel. Okay? Tandaan po ninyo,
na yan pong purpose po yan, ang pananong po kung saan lugar nyo po gagawin yung purpose po ninyo, yan po is doko-e. Okay, next po, doko-e pan o jishu shini ikimasuka? Doko-e pan o jishu shini ikimasuka? Okay, ang purpose po na nilagay ko dito is pan o jishu shini. Okay, jishu shi, galing po yan sa verb po natin na jishu shimasu. Okay? Particle lo, kasi diba yung iti-train po ninyo, yan po is object o po yan. So, doko e pan o jishu shini ikimasu ka, ang ibig sabihin po nito ay? Saan ka pupunta para mag-training ng baking or saan ka pupunta para mag-training ng paggawa ng tinapay? Okay po, ngayon, yung sagot ko po is ganito. Nihon e pan o jishu shi ni ikimasu. Nihon e pan o jishu shi ni ikimasu. Okay? Ang nilagay ko lang pong sagot po sa place po is nihon. So, nihon e pan o jishu shi ni ikimasu is ang ibig sabihin po nito ay pupunta sa Japan para mag-training ng paggawa ng tinapay. Okay? Pwede nyo pong sabihin po yan. Pwede po kayo magtanong na gamit din po yung doko e sa paraan po ng purpose of going. Okay? Halimbawa, sabihin ko po, doko e benkyo ni ikimashita ka? Doko e benkyo ni ikimashita ka? Saan ka nagpunta para mag-aral? Okay? Nang Nihongo, dugtong natin, doko e Nihongo o benkyo ni ikimashita ka? Doko e Nihongo o benkyo ni ikimashita? Nihongo o benkyo shi ni ikimashita ka? Saan ka nagpunta para mag-aral? So yan po is sakura nihongo gakko e Nihongo o benkyo shi ni ikimashita. Tandaan po ninyo, ganun po ang paggamit po ng pananong po na doko e. Parehas lang po naman yan sa doko e ikimasu ka, di ba? Ang pagkakaiba lang po, nagkaroon po kayo ng purpose sa gitna po ng place at sa gitna po ng verb po ninyo, na directional verb po ninyo. Tandaan po ninyo, ang kailangan po sa gitna is verb stem or kaya naman po noun na nag-i-indicate po ng action. Okay, ang next naman po, isang pangalawang interrogative po sa purpose of going natin. Kung kanina po meron kayong doko e, ngayon naman po magkakaroon tayo ng nani o shini. Okay? Nani o shini. Ibig sabihin, yung nani o shini po, yun po is yung pananong po dun po sa mismong purpose. Okay? Ngayon, meron tayong una example. SME nani o shini ikimasu ka? SME nani o shini ikimasu ka? Ngayon, di ba ang nawawala po dito is yung purpose po. Kaya ang pananong po dyan is nani o shini directional verb ka? Okay? So, SME nani o shini ikimasu ka? Ang ibig sabihin po nito ay? So, pupunta sa SM para mag-ano? Pupunta sa SM para ano yung gagawin? Okay? So, ngayon, ano bang gagawin po natin? Ngayon, ang nilagay ko po dyan is Eiga o mini ikimasu. Okay? SME, Eiga o mini ikimasu. SME, Eiga o mini ikimasu. Ngayon, syempre yung Eiga o mi, galing po siya sa Eiga o mimas. Syempre, nani o shini ang tanong po, kailangan ang sagot ko din po, dapat naka-purpose of going po na format. Kaya ang sagot ko po is SME, Eiga o mini ikimasu. Ang ibig sabihin po nito ay, pupunta sa SM para manood ng movie. Pupunta sa SM para manood ng movie. Okay, next po. Nihon e nani o shini ikimasu ka? Nihon e nani o shini ikimasu ka? Okay, ngayon, meron na naman po akong pananong na nani o shini. Ibig sabihin po, tinatanong ko kung ano yung purpose po ninyo ng pagpupunta po ninyo sa Japan. Okay, so nihon e nani o shini ikimasu ka? Ang ibig sabihin po nito ay so, pupunta sa Japan para mag-ano? Ibig sabihin, anong gagawin mo ng pagpunta mo sa Japan? Pupunta sa Japan para mag-ano? Okay? Ngayon, tingnan nyo yung sagot ko.
Nihon e pan no jishu ni ikimasu. Nihon e pan no jishu ni ikimasu. Okay. Ngayon, kung hindi nyo po napapansin, iba po yung particle ko dito. Kung kanina, ang particle ko ay jishu shi. Particle o. Kasi yung verb ko po din is jishu shi. Dito ang particle, dito po ang verb, ang nilagay ko po dito is verb stem. Jishu, di ba? Ang jishu is noun. Pan is noun po. Di ba? Noun, no, noun. Kaya po yung is particle, no. Kaya mag-iingat po kayo. Kung sakaling ang ilalagay nyo po dito ay noun po. Lalo na kung maglalagay po kayo ng object. Pero kung halimbawa ang lalagay po ninyo ay verb, verb po, tinanggalan nyo ng verb stem, ng mas, syempre ito po is magiging particle, no. Kung sakaling gagawin ko po is pan o jishu shi ni ikimasu. Okay? Particle o po siya. Pero dito po kasi ang nilagay ko lang po is noun. Di ba pag po noun, nawawala na po si shi, tatanggalan nyo po ng shimasu. Kaya mag-iingat po kayo sa dalawang yan. Okay? So, nihon e pan no jishu ni ikimasu. Pero yung meaning po nila, same pa din po. Kaya lang, syempre, kapag nag-exam kayo ng particle, magkaiba po yung naka-jishu sa jishu shi. Hindi lang po sa jishu shi yan, sa lahat po ng verb po yan na meron pong shimasu. Okay? Halimbawa, lagay mo po is eigo. Eigo o benkyo shi. O nihongo o benkyo shi ni ikimasu o siya. Pero pag nilagay mo nihongo no benkyo ni ikimasu, yun po yung pagkakaiba nilang dalawa. Okay? Tandaan po ninyo, kapag tinanggalan nyo ng shimasu, noun na po siya. Pero kapag tinanggalan nyo lang ng mas, shi, may natira po pong shi, verb po siya. Diba? Kapag verb po, yung object natin is particle o. Pero kapag yun is noun, meron ka noun, nagiging particle no po. Yan po ang ibig sabihin, kaya po to particle no. Ewan ko lang po kung napansin nyo po yun. Okay? Nihon e pan no jishu ni ikimasu. Ang ibig sabihin po nito ay, pupunta sa Japan para mag-training sa tinapay o para mag-training ng paggawa ng tinapay. O, yun po yung purpose niyan. Ngayon, pangatlong example, inakae, nani o shini, kaerimasu ka? Inakae, nani o shini, kaerimasu ka? Ngayon, binago ko po yung verb dito, ginawa ko pong kaerimasu. Okay lang po yan, basta as long as dun po yan sa apat, ikimasu, kimasu, kaerimasu, and modorimasu. Okay po, so inakae, nani o shini, kaerimasu ka? Ang ibig sabihin po nito ay, so, uuwi sa probinsya para mag-ano, anong gagawin mo sa probinsya? Okay? Tinatanong mo kung anong gagawin niya, anong purpose po niya doon. Ngayon, ang nilagay ko po dyan is kazoku ni aimi. Kazoku ni aimasu. Ibig sabihin, makikipagkita sa family. Okay? So, inakae kazoku ni aini kaerimasu. Inakae kazoku ni aini kaerimasu. So, ngayon, syempre, kazoku ni aini kaerimasu. Sensei, bakit may particle ni po dito? Di ba sa aimasu po, kung kanino ka makikipagkita, yan po is particle ni. Baka magulo, ah, ni. May hindi pang isa. Hindi po, iba po to. Ito pong ni dito, gamit po siya sa purpose of going. Ito pong ni dito, gamit po siya sa verb ninyo na aimasu. Di ba kung kanino makikipagkita, yan po is particle ni. So, inakae kazoku ni ai ni kaerimasu. Ang ibig sabihin po nito ay, so, uwi sa hometown para makita ang pamilya. Uwi sa hometown para makita ang pamilya. Okay, so tandaan po ninyo yung dalawang pananong sa purpose of going. Meron kayong doko eh, kung sakaling place po ang hinahanap ninyo. Kung sakaling ang hinahanap nyo naman po is kung ano yung purpose ng gagawin niya, yun po is nani o shini, then directional verb po. Okay, halimbawa, sasabihin po natin, kunwari, mabihis ka, sabihin mo, punta ako ng ano, pupunta ako ng restaurant. Okay? Tatanungin ko sa inyo, resotoran e nani o shini ikimasu ka? Resotoran e nani o shini ikimasu ka? Anong pupunta sa restaurant para magano? So, ibig sabihin po yung pis kakain. So, resotoran e tabe ni ikimasu. Resotoran e
tabeni ikimaso. Tandaan po ninyo, ganyan po nagagawa po ng purpose of going. Ibig sabihin, kung yung sentence po ninyo na mahaba na meron kayong dalawang verb na pinagbubukod, ngayon po pag-iisahin nyo na po. Ang ibig sabihin po nun is purpose of going. Kaya lang po, syempre, bago makagawa ng purpose of going, kailangan yung purpose po ninyo, gagawin nyo muna po siyang verb stem, then lalagyan nyo po ng particle ni. Tandahan nyo din po ang pagkakaiba po ng noun po na gagamitin saka kung yung verb po na less na meron pong shimas. At yung noun po na wala na pong shimas. Magkaiba po siya yung isa particle o yung may kung gagamitin nyo is verb stem lang tatanggalin nyo shimas. Pero kung gagamitin nyo po is noun tatanggalin nyo mismo yung shimas, yan po is particle no. Kasi magiging noun na lang po yung pong noun po ninyo na tinanggalan po ninyo ng shimas. Tandaan po ninyo mabuti yan. Okay po. So yan po yung purpose of going po natin. Kayang-kaya nyo na pong gumawa po ng mga iba't ibang purpose of going kung sakaling meron po kayong mga vocabulary po. Ngayon, halimbawa, sabihin po natin, pupunta sa Paddy's para uminom ng beer. Pupunta sa Paddy's para uminom ng beer. Okay? So pupunta sa Paddy's, place muna. Paddy's, uminom ng beer. Biro o nomini ikimas. Paddy's, biro o nomini ikimas. Napakadali lang po niyan. Siyempre, ang pinaka-technique po sa paggagawa ng sentence po niyan is huwag niyo pong pilitin na gumawa ng sentence according po dyan. Okay? Kasi, ang tawag po, pag pinipilit po ninyo, nagkakamali na po yung mismong sentence po ninyo. Okay? As much as possible, maging natural lang po kayo kung ano po yung mga naiisip po ninyo na tamang sentence po. Baka habang napapunod ko kayo, ay try ko kayong magawa, pinipilit po ninyo. Okay? Huwag po ganun. Okay? Natural lang din po yan. Ang Nihongo po is parang Tagalog lang din po. Ang pagkakaiba po, syempre, ibang mga vocabulary po yun. Okay, next naman po is yung mga, meron po tayong adverb time dyan po sa lesson 13. Yan po is yung Itsumo, saka po Tokidoki. Itsumo nang ibig sabihin po is always, then Tokidoki nang ibig sabihin po is sometimes or paminsan-minsan. Okay? Siyempre, adverb po siya, kagaya na sinabi ko dati, kapag adverb time, degree, kahit po ano yan, wala po kinalagay na particle po dyan. Okay? Kaya meron po tayong una example. Itsumo de pato de kaimo no shimasu. Itsumo de pato de kaimo no shimasu. Ngayon, sensei, bakit particle de? Di ba ang ating pinag-aralan sa lesson 13 ay particle de? Oy, syempre yung verb natin, yan po is kaimono shimas na. Hindi na po ikimas yan. Okay? Focus po kayo, huwag po kayo magugulan sa particle po. Lalo na po sa lesson 13 kasi kahit po yan is, pag po yan is naka-verb na, action verb na po yung dulo, syempre sa place po ninyo, yan po is particle de na. So, itsumo de pato de kaimono shimas, ang ibig sabihin po nito ay, so, palaging namimili sa department store. Palaging namimili sa department store. Ngayon, pangalawa, Tokidoki supa de niko okaimasu. Tokidoki supa de niko okaimasu. Gumamit naman po ako dito ng Tokidoki. Tokidoki, ibig sabihin po niyan is sometimes po. Pwede mo sabihin na Tokidoki shawa o abimase. Paminsan-minsan, hindi ka naliligo. Pwede po yung ganun. Okay po, so Tokidoki supa de niko okaimasu. Ang ibig sabihin po nito is, so, paminsan-minsan bumibili ng karne sa supermarket. Paminsan-minsan bumibili ng karne sa supermarket. Okay? So, bukod sa Itsumo saka Tokidoki, meron tayong dalawa rito na magkaiba. Kaimono shimasu saka kaimasu. Tinan niyo ang kaimono shimasu. Sinabi lang po niya na magsha-shopping siya, pero hindi niya sinasabi kung ano yung bibili niya. Pero kapag sinabi niyo naman kaimasu, kailangan niyo sabihin po kung ano yung mga binibili niyo. Katulad nito, Niko o Kaimasu, sinabi po ninyo nabibili ka ng karne, pero bawal nyo pong sabihin na Niko o Kaimono Shimasu, bawal po yung ganun. Yun po is para lang po sa Kaimasu. Kaimono Shimasu, automatic po, meron po kayong binili. Alam nyo po ng kausap ninyo na may binili kayo or bibilin kayo, hindi lang po ninyo sinasabi kung ano po yun. Okay po, dyan po natatapos yung ating para po sa lesson 13 po natin. Okay, so medyo magulo po, medyo mahirap po. Kasi po, ang kailangan nyo po rito is maraming vocabs po. Pero madali lang naman po siya, lalo na po kung alam po ninyo yung mga vocabs po ninyo ng lesson 1 to lesson 13 po ninyo. Siyempre po, meron po tayong unang pattern dyan na yung Hoshi po.
Pangalawa po, magkakaroon din po tayo ng pattern po dyan na yun pong tie form. Sabihin, want to do the verb. Siyempre, yung mga interrogative po nila, nani ga, ho shi desu ka, or nani o shi tai desu ka. Meron din po kayong explain sa inyo yung pagkakaiba ng nani o, nani ka, doko e, saka po, doko ka. Then yung pinakahuling tinuro po sa inyo is yung pong pattern po na purpose of going. Place e, verb stem or noun ni, then directional verb. Pananong po sa kanila is doko e, saka po, nani o shi ni, then directional verb. Okay po, so tatandaan po ninyo yung mga pattern po niyan. Okay po, kasi magagamit nyo po, lalo na po kasi ngayon, after po nito, lesson 14 po tayo, napakadali na po nun kung talagang kayang perfectin po ninyo yung paggagawa po ng mga sentence. Kasi, katulad na po ang mangyayari, katulad na po nun sa tie form na ang gagawin nyo na lang po is yung dulo na lang po yung babaguhin po ninyo. Okay po, pero syempre, bago matapos po yung lesson po natin, gusto ko muna pong pasagutan po sa inyo to kung ano pong tingin po ninyo sa mga particle po na nakalagay po dito. Okay? Kung gusto po sagutan, i-post po ninyo yung video. Okay po? So ngayon, meron po tayong gantong sentence. Gakko gakko ni hongo benkyo ni, then meron tayong benkyo shini, then ikimas. Purpose of going po ang ibig sabihin po niyan. Okay, bakit? Meron kang ikimas, meron kang ikimas. Ngayon, kung meron sa inyo nagsagot dito ng particle de, parehas po kayong mali. Tandaan po ninyo yan. Okay po? Kasi, di ba sabi ko nga po, magbe-base kayo ng particle sa place sa verb po ninyo. Siyempre, di ba, pag meron kayong directional verb, sa place po ninyo, ang particle po ninyo ay particle e. Okay? So, dito po, dapat po, ang sagot po dito is particle e po. Pareha siya. Okay? Dito po, meron tayong ni Hongo, meron lang tayong benkyo, then meron tayong benkyo shi. Okay? Ngayon, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kapag po yan is benkyo shi, ibig sabihin, tinanggal nyo lang po si mas, yan po is kinuha ninyo as a verb. Ginawa nyo po siyang verb stem po. Okay? Pero pag yan po is benkyo lang, kinuha nyo po siya as a noun. Ginawa nyo po siyang noun ni directional verb para sa purpose of going. So magkaiba po dapat ng particle po yan. Okay? Ito po verb to. Di ba kapag may verb tayo tapos may object tayo, ito po is particle o. Okay, SNC, ito naman din po is galing din naman po to sa verb eh. Kaya lang, ang ginamit nyo po sa kanya ay noun po. Kaya ito po dapat ay particle no. Tandaan po ninyo yan. Okay, halimbawa, meron naman tayong ganitong sentence. Gakko blank benkyo shimasu. Gakko blank benkyo shimasu. Okay, ngayon, ano po kayang tamang particle po dito? Okay? Kung ang sagot po ninyo sa particle na to ay particle, eh mali naman po kayo. Tandaan ninyo, ang dulo po, yan po is benkyo shimasu. Benkyo shimasu, yan po is action verb. Okay, di ba? Pag meron kayong action verb, sa place po ninyo, yan po dapat is particle de. Okay po, tandaan po ninyo yung pagkakaiba po ng mga particle na sobrang hirap po. Sa particle po, ang technique lang naman po sa particle, dapat po naka-base kayo sa binaka-verb po ninyo. Yun lang naman po. Kasi dapat alam po ninyo, halimbawa, meron kang verb na ikimas. Ano ba yung mga dapat na particle sa ikimas? Meron kang person to sa kasama, place e. Meron kang vehicle na de. Okay? May mga ganun pong mga particle. Para mas malaman po ninyo agad, para hindi po kayo mahirapan, dapat alam po ninyo yun. Halimbawa, meron kang tabi mas. Ano ba yung mga dapat na particle sa tabi mas? Place de, action verb, sa action sa place of the action, di ba? Kung meron ka kasama kumain, particle to. Kung meron ka naman pong object na kinakain, particle lo. Kung sakaling dalawa yung object na kakainin mo, particle to ulit. Kung meron kang tools, yan po is particle de. Ganun po dapat yan. Okay, para hindi po kayo maguluhan, lalo na po sasagot po kayo ng particle po ninyo. Okay, ngayon, meron tayo dito, kyoshitsu, hairimasu, and demas. Madali lang po siya, lalo na po, kung napag-aralan po ninyo yung vocabs po ng lesson 13. Okay po, bakit po? Siyempre, hairimasu, yan po is papasok. Kagaya ng sinabi ko sa vocabs po ninyo, kapag papasok, yan po is particle ni. So, kyoshitsu ni, hairimasu. Ngayon, kapag naman po yan is kyoshitsu, then blank, demas. Okay? Siyempre, kagaya ng sinabi ko, kapag papasok ni, kapag lalabas, o. Ganun po yan. Okay po? So, ito po is particle, o. Okay po? Ngayon, meron akong gustong pag-isipan po na tanong po sa inyo. Ngayon, halimbawa, meron po akong nakalagay dyan. So, doa blank hairimasu. Doa blank
Hi, Yimas. Pag-isipan po ninyo kung ano po yung sagot niyan. Ngayon, kung sakal na panood niyo na po, pwede kayong mag-comment or pwede niyo po akong i-PM po kung ano po yung sagot po ninyo. So, dyan po nagtatapos yung lesson 13 po natin.